Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik uli ko, Drundi TV mo. Bago tayo pumunta kay Idol Big Was tumiabili mga kaibigan, magpapasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming maraming salamat sa inyo mga manatser. At batiin ko na rin kayo ng advance Happy New Year bawat isa sa inyo mga kaibigan. At shout out na rin kay Ma'am Esther Lina Cascaro ng Bohol. Shout out sa tanang taga Bohol, ano? Labi na diya sa tong barangay Binlio, sa tong lungsod diya sa Ubay, Bohol. May adaw kanyang tanan. At shout out na rin kay Ma'am Ruby Ann Villamur Gumapak, kay Ma'am Maylin Ramos, kay Ma'am Judy, kay Ma'am Lalabs Bam, kay Ma'am Margie Mansano, kay Virgie Berhaldi Diyos na nag-celebrate ng kanyang 70 birthday kahapon, ano, belated happy birthday ma'am. At kay Mario Alcantara, at kay Ma'am Lalabs Bam, at kay Ma'am Edith, Happy New Year sa iyo Ma'am Edith, at kay Ma'am Judy, kay Ma'am Susan Digno, shout out sa iyo ma'am, Happy New Year, kay Merly Angkay, shout out kay Margie Mansano, at kay Joshua Abolorio, open vlogger, at kay mahaba-haba ito mga kaibigan, pasensya no, at kay Ma'am Prissy Laurito, Happy New Year no, sa mga hindi natin na shout out, pasensya na, next video na lang po. At ayun naman mga kaibigan, Idol Big was tumiabili, hindi napigilan no, ang galit niya, Idol Big was tumiabili, dahil nga sa nabisto mga kaibigan at umami na nga itong mga scammer na ito. Ito yung nanghihingi mga kaibigan, ano, naglinista daw ito mga kaibigan at ang nanghihingi ng tigwawan by bawat isa kung gusto mong maging kagawad at maging kapitan sa isang barangay mga kaibigan. At may bago na palang may bago na palang patakaran mga kaibigan, ano, para magiging kapitan ka at barangay kagawad mga kaibigan, kailangan mo lang pala magbayad ng 1.5, no, nung una 1.5 yun, tapos inamin na daw kahapon mga kaibigan na 1.1 nga lang, no, 1,100 mga kaibigan, pero para sa ating mga mahirap, malaking halaga yung mga kaibigan para alukuhin tayo sa mga ganitong klaseng mga scammer mga kaibigan. Sobra-sobra yung kayo na panluloko, ano? At ito nga si Idol Big Was tumiabili, nag-init talaga yung ulo mga kaibigan. At ito ating alamin mula kay Idol Big Was tumiabili. Pasok. Papasok po tayo ngayon sa ating pong pangalawang sa ating pong topic. Kahapon po mga kabigwas, nalala ninyo na atin pong tinalakay yun pong pag-iikot itong organisasyon ng federalismo. Pinagsama pa, hindi po lahat ng mga kaanib o tinatawag natin kaanib ng Muslim, dahil Muslim ang ginamit eh, MCA, Muslim Christian Association. Hindi natin nila lahat, bagamat marami ang mga kaanib at marami din sa Kristiyano, katulad ng mga scammer, baka mamaya nagkaisa ang mga tiwali, ginawang asosisyon. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, mag-ingat po kayo. Bagamat nagpaliwanag na sa side nila itong si Sir Ben, itong si Mr. Ben. Ang sabi niya kahapon, nagpaliwanag siya rito sa aming himpilan na yung kanilang paniningil lang 1,100, hindi daw 1,500. Sige, pagbigyan natin, at least inamin na may koleksyon. Tumatanggap. Ang pag-amin ay patunay na totoo. Hindi 1,500, kung hindi 1,100. Yung pag-amin niya kahapon na yung sinasabing kung gusto mong magiging councilor, barangay councilor, 1,100 sa kanilang association daw yon. Ganon din yon yung kapitan. Kung magiging barangay chairman ka, sa kanilang association din yon. Kaya medyo umalsa ang ating dugo. Bakit may councilor, may councilor kayo? Bakit may barangay chairman kayo? Bakit magtayo ba kayo ng sarili ninyong barangay? At ang ibang pangako ng iilan nating mga kababay, ng mga iilang miyembro diyan, mga kabigwas, pagdating next year, wala nang eleksyon. I-a-appoint na lang. Eh paano kung sakaling hindi totoo? Hindi naman sakali, totoong hindi, matuloy hindi totoo yan. Walang appointment na mangyayari next year.
sigurado magkakaroon ng eleksyon. Eh paano yan? Yung mga nahingian na ng 1,100. Sige nga. Paano na? Anong sasabihin ng mga nakukuliktahan ng pag 1,100? Hindi kayo masisira sa inyong mga nahingian? Nasasabihin ng mga umaasa na akala ko ba magiging barangay councilor ako? Tapos bigla mong sabihin ngayon, barangay councilor ka nga sa asosisyon. Kung hindi Ginoo ko. May barangay councilor ba sa asosisyon? May barangay chairman ba sa asosisyon? Kaya nga po mga kabigwas, hindi po ako nang aaway. Inaayos lamang natin. Kita nyo mayroong nag-comment dito, maganda ang Palawan. Napakaganda ng tanawin. Marami lang scammer. Ang sakit. Ibig sabihin, inutil ang mga namumuno sa atin pong lalawigan, maging sa ating syudad, dahil hindi na disiplina itong mga gago na mga scammer na ito. Kaya nga, pinayuhan ko ang aking kaibigan, iwanan mo na yan. Mahirap na. Masisira ang iyong pangalan dahil lamang dyan. Paano yung mga nahingian na, nakailang libo na, nahingian na ng tagwa 1,100? Umaasa na magiging official sila ng barangay. Yun pala, magiging official lang ng asosisyon. Ay, kay Jesus, Ginoo ko. Tapos hindi pa totoo. Mayroon pang barangay, mayroon pa silang barangay chairman. Pero asosisyon daw yun. Ano yun? Magtatayo ka ng sarili mong barangay. Mga kabigwas, doon po sa mga nahingian na ng 1,100, lalo na yung mga pumunta dito, kung gusto po ninyong bawiin yung inyong pera, bawiin ninyo. Ngayon, kung hindi ninyo hindi ibibigay, magpunta kayo sa mga police station. Nandyan yung NBI, nasa CIDG, pumunta kayo sa CIDG, hanapin nyo yung tugadi. Pumunta kayo ng NBI. Hindi ba magagaling mag-imbestiga yung mga taga-NBI? Nandyan si Kaabay. Tingnan natin kung patulan mo, Kaabay, ha? Imbestigahan mo yan. Lumapit kayo, sabihin nyo doon sa NBI. Pag hanapin nyo si Kaabay, sabihin mo, pinagpupunta ko kayo. Pinagpupunta kayo ni Bigwas. Hiningian kami ng 1,100 ng MCA na ito. Kami daw ay magiging barangay councilor. Magreklamo kayo doon. Pag hindi kayo naksunan, bumalik kayo rito sa akin. Magaling na investigador yan. Di ba? Magaling na investigador yan. Magtungo kayo doon. Para pagdadamputin niyang mga opisyal dyan. Bawal po yan. Baka mamaya, iiwasan natin. Baka mamaya, may basbas yung mga ibang mga politiko rito. Kasi karamihan dito sa mga tao sa Palawan, ay laging nabibiktima ng scam. Kaya pinayuhan ko ang ating kaibigan dyan na sana naman ay tumigil na. Mahirap na. Basta ako, nagbigay na ako ng payo doon sa mga nabiktima. Lalo na yung nagbibigay na ng 1,100. Mantakin mo. Alam na nilang mali yan. Gusto pa nilang gawing tama. Maliban doon sa kaibigan natin, ha, kakilala natin, mayroon pa dito nagbigay doon sa ng komento. Anong sabi dito? Noong ating programa kahapon, si Hilda Magbanwa, Gamidite, paborada, sabi niya, so ibig sabihin, inside job, makikilala ka din, soon, near, or later. At ikaw, Sir Tommy Abili, malinawan ka din, soon, near, or later. At pakibasa din yung comment ng mga taga MCA. Sir Tommy, don't say bad words. Magmumuka kang bastos kang magsasalita. Mas matindi kabastusan ninyo kung kayo'y nang i-scam. Kung ayaw ninyong mapagsalitaan ng bastos, huwag kayong mang-scam. Dahil hindi lang dapat kabastusan, dapat sa inyo
yurakan. Wala kayong kwentang tao. Wala kayong pakundangan. Ayaw pala ninyo mapagsalitaan ng kabastusan. Bakit gumagawa kayo ng kalukuhan? Tao pa ba kayo? Eto, galing naman kay Joseph Rufino Tradyo. Ang sabi niya, sinang-ayunan niya itong si Hilda Magmanua Gabinite Paburada. Makikita niyo sa mga FB nila yan. Sabi niya, bagay lang naman sa mukha niya ang pagiging bastos niya. Bastos daw ako! Ang gusto nilang ipagtatanggol, yung MCA ituloy-tuloy ang pangungulikta at pangakuhan na magiging bastos pa to. Si Idol Bigwas to niya bili, no? Napakasarap naman yan yung sungal-ngalin. Mga, ano ba to? Si Hilda, ano ba to? Pangalan nito? Dapat nga magpapasalamat tayo, ano, dahil may isang tao na ganito na binubunyag itong mga katiwalian na ito, itong mga scammer na ito. Kasi siguro kasama ito sa nangi-scam ito mga kaibigan, at ito nga nabuking sila kaya gano'n na lang yung kanilang kuminto mga kaibigan. Tayong mga sumusubaybay kay Idol Bigwas Tumiabili. Mga lalong-lalo na itong mga taga-Palawan, no? Malaking papasalamat, no? Magpapasalamat kayo dahil mayroong isang Bigwas, no? Tumiabili na talagang binubunyag itong mga sindikato na ito. Kung halimbawa wala si Sir Tumi, ano, itong scammer na ito, tuloy-tuloy ito mga kaibigan. Saan ka ba makakakita ng mababayarin ka ng 1,100, magiging consular ka na at isang kapitan mga kaibigan? Saan ba yung batas na yan? Saan ba yung namumuno yan sa mga namumuno niyan para gagawin yan mga kaibigan? Ibig sabihin yan mga kaibigan, may isang mataas na official, hindi naman maglakas loob yung mga yan mga kaibigan. Kung walang kapit yan, parang mga snatcher lang yan mga kaibigan. Hawak na mga may humahawak sa kanila, kaya malakas ang loob. Kahit na makulong, makakalabas pa rin. Ganun yung mga yan mga kaibigan. Kaya itong Hilda mga kaibigan, ay ito, ang palagay ko nito ay kasapi ito doon sa mga scammer nga na ginamit pa nga si dating Pangulong Tatay Digong, ano, na nandoon yung pangalan, no, ni Pangulong Duterte, no, na isa nga sa movement yan mga kaibigan, ano. At ayun na nga, panluloko yan sa mga ating mga kababayan dyan sa Palawan. Piruin mo, 1,100. Tapos, ilang tao yung kanilang maluloko mga kaibigan. Siyempre, lalong-lalo na, no, pag wala ka talagang alam sa batas, kulang ka sa pinag-aralan. Pag talagang yung mga manluloko na yan, magagaling magsalita yan mga kaibigan. Kumbaga sa ano, may mga matatamis na dila yan, madaling makapang-encourage ng lalong-lalo na sa mga walang kaalaman mga kaibigan, yung kulang nga sa kaalaman. Tama nga si Idol Bigwas Tumiabili na naman tala itong mga ito dahil nga sa kakulangan ng kaalaman yung kanilang mga binibiktima mga kaibigan. At ayun na nga, no, dapat magpapasalamat pa kayo dahil may isang Bigwas Tumiabili mga kaibigan. Ito'y pagpatuloy natin. Counselor ka ng barangay, 1,100. Ayaw ninyong bastos na pananalita. Huwag kayong gumawa ng masahol pa sa kabastusan. Ito naman si Melinda. Melinda R. Butal. Ito po yung mga FB account nila. Sabi niya, matindi talaga kapit ng kalansing ng pera. Oh, ito, wala po akong comment dito. Either bumapabor siya sa mali, sa katotohanan. Pero itong si Hilda Magbanwa, Gabinete, sabi niya, itong si Gabinete Paburada, sabi niya, may Linda R. Brutal na bayaran? Oh. Sino ang dapat babayaran? Ako, mababayaran? Kaya nga tinalakay ko, dahil mali yung bayaran na yan. Diba? Paano ako mababayaran? Kaya kita mo, tiwali yan. Nagbabayad ka ng higit 1,000. Pangakuhan ka, counselor ka ng barangay, chairman ka ng barangay. Pero pag tinanong, sabihin sa asosisyon. Kinunsinti pa nila. Mali na nga yan. Gusto pa ninyong tama, gagawin tama.
Kaya mga kababayan, sa mga gustong mag-withdraw dyan, magtungo kayo sa NBI. Hanapin nyo si Kabay. Sabi mo, pinapunta ko kayo. Illegal po yan. Huwag mo gagumamit kung ano-ano pa. Sasabihin na, accredited. Madali lang magpa-accredit. Okay, ito naman. Galing naman sa ating mga, sa hotline po. Galing sa mga nakikinig po sa ating himpilan. Sabi dito ng 796, noon, City of the Living God. Ngayon, City of the Living Demons na. Kakahiya kayo. City of the Living God, totoo po ang Puerto Princesa dati. Ngayon, City of the Living Demons daw. Ito naman, galing lang 348. Good morning po, Sir Tommy. Pabati po kami dito sa Marabon na araw-araw nakikinig sa iyo. Kila Kuya Ambo, Ati Inday, Tia Lilang, Kuya Victor at Tio Marciano, Auntie Abit, Tio Florencio, lalong-lalo na sa amin ni Linlin, Toto, Yasmin Fernandez family. Salamat po Kuya Tommy. Yan po, mula po yan sa isla ng Marabon. Galing naman sa 536. Good morning Sir Tommy. Na-miss po kita. Ingat po palagi. I love you Sir Tommy. I love you too. Ayun ha, salamat. Okay. Galing naman sa 126. Ang sabi naman dito, kasi wala na tricycle na dumadaan sa Rizal Avenue, kaya mga turista hirap mamasyal sa Puerto. Sa Thailand mayroon tuktok. Sa India may tricycle. Malungkot tuloy sa Rizal Avenue. Ganun din sa San Pedro Highway. Oh, kita nyo na, mabuti pa yung mga tao. Pero yung mga official natin, hindi natin maintindihan. Puro atang inaantala, lagi atang inaabangan yung decision ng pumilik eh. Galing naman ng 468. Sir Idol, batiin mo rin po ang bayan ng Pag-asa, yung mga nanunungkulan LGU na sa Puerto Princesa City, pahayahay lang. Wala sila bayang Pag-asa mula sa mayor at pulis. Wala sa Pag-asa dyan sila sa city ng Puerto. Totoo yun, parang Kalayaan Island. Yung munisipyo ng Kalayaan, isla po yan ha. Wala po doon ang munisipyo. Ang munisipyo na nila nandito sa Santa Monica, Puerto Princesa. Yung police station na dapat doon mamananatili doon sa Pag-asa, wala doon. Nandito sa Santa Monica. Ganon din pala itong Pag-asa. Tapos ang bayan ninyo, iniwan ninyo, nandito kayo sa Puerto Princesa, pasakop kayo sa isang barangay. Tinanong ko na nga minsan yan eh, bakit hindi kayo nagtayo doon ng munisipyo sa bayan ninyo? Eh, sabi, nandito yung mga butante, nagtatrabaho sa Puerto eh. Kaya dito kami magtayo ng munisipyo, wala na doon eh. At kita mo. 251, Idol, Tommy, scammer talaga yan, Muslim Christian Association. Maraming illegal activities nationwide. O, kita nyo na. Lumapit kayo sa NBI. NBI, police, maka yung gustong mag-withdraw dyan. Para alam na nila. Para mahuli yan. Yung sino yung nangininingil dyan. Ito naman, 131. Good morning, Sir Tommy. Happy New Year. Pagpalain ka ng Panginoon. Okay, salamat po sa inyo pong pagbati. Rosel Cantos, dami namang kalukuhan dyan. Sa Palawan, Idol Tommy. Ang ganda ng lugar, sinira ng mga scammer. Ito yan. Okay. At sa ang ating YouTube ngayon, ganun pa rin. Oh, grabe kahina. Abangan lang ninyo mamaya ha, yung nasa YouTube. Ano yan, diretso naman yan mamaya eh. Ito si... Hindi ila pwedeng... okay. Naka-live din pala. Okay, ito, basahin natin yun. Danilo Dalab, good morning Sir Tommy, watching from Las Piñas City, Metro Manila. Mami Milay, iwan ko na lang
ito sir, nakabantay sa'yo kasi matutulog na ako nang may ngiti sa labi kasi naka-joint na ako sa live mo. Mag-replay na lang ako ulit. Bukas pagising, salamat po muli sa pagbati. Salamat ma'am at hindi na good night yan. Good morning. Ayan, ha? Okay, at ang ating pong ito po, galing naman kay Dodes Bayatam, yung scammer na yan, Sir Tommy, hindi na magtatagal sa lupa yan. Mapupunta din yan sa impyerno. Kaya nga, itong mga luko-luko na ito, ang daming mga scammer na ito, kaya nga, sabi ko nga eh, darating din ang araw, magkita-kita din doon sa impyerno. Titingnan ko lang kayo doon sa impyerno dahil hindi ako mapunta sa impyerno, sa langit ako, no? Daming mga kalukuhan. Marami na rin LGU na naging pabaya sa kanilang mga nasasakupan. Walang pagkakaiba po ito. Nasaan ba dito yung audio ng ano? Nang... Ha? Oh, wala dito. Hindi nakahanda. Oh, oy. Yan oh. Eh, mga kabigwas, hindi po lahat na mga itong ating mga kababayan, hindi lang kapulisan, maging elected ng bayan. Maging mga elected ng bayan, mga kabigwas, maraming kapabayan. Maraming mga kababayan, mamamayan, na nagdudusa. Katulad po ngayon nito, mula po sa barangay Sumalo. Ha? Sumalo ba o Sumalo? Hermosa Bataan, mga kabigwas. Mantakin mo ang mamamayan doon, pinabayaan ng mga lokal na pamahalaan. 100 pamilya na dinimulis, natutulog na lamang sa covered court. Gusto pang palayasin. Anong klaseng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Hermosa Bataan? Akala ko ba ang Bataan, napakarami pong mapiprinsip yung tao, bakit, pero bakit ganon ang nangyayari sa inyo? Nilalamon na ba kayo ng sistema? Anong klase kayong mga opisyal? Dapat sa inyo, hindi kayo opisyal ng lokal na pamahalaan. Dapat sa inyo, gawing barangay tanod. Huwag na ninyong ibuto yan, mga gago na mga politikong yan. Panuorin ninyo. Ang kalagayan ngayon ng mga ordinaryong mamamayan sa barangay anong tawag nun? Sa bayan ng Hermosa Bataan, mga kabigwas. Ito po ha, panoorin po ninyo. Yan na po. Kita nyo, yan po mga kabigwas ay initial pa lamang po yan sa ipapanood ko sa inyo. Kung makatao ang opisyal ng lokal na pamahalaan dyan, ba't hayaan niya yung mga pamilya na yung nadimulis? Sige, palagay na natin. Pribado ang lupang kinatitirikan ng mga pabahay na yun. Mga butante ninyo yan, kababayan ninyo yan. Pinagkatiwalaan kayong maluklok dyan sa inyong kinaruroonan. Pagkatapos ngayon, pababayaan ninyo, natutulog na lang sila ngayon sa covered court. Ngayon may plano pa ang lokal na pamahalaan na palayasin sila. Napakaraming public land dyan. Bakit hindi ninyo bigyan ng sariling tirahan ang mga taong yan? Kahit luti na lang, makakapagpatayo yan ng kanya-kanyang mga masisilungan. Anong klase kayong mga opisyal? Sa tingin ko, hindi kayo makatao. Mukhang nasasaniban na rin ata yung puso ninyo ng mga makademonyong pamamalakan. Nakakaawa. Mantakin mo, kapwa Pilipino nagiging squatter sa sarili nilang bansa. Nagpapaalipin kayo dyan sa mga mayayaman na yan. Alin? Baka pinasok na naman ang bilyar yan. Baka pinasok na naman
ng mga dilawan yan. Baka pinasok na naman ng mga subdivision na pagmamayari ng ilang mga politiko dyan. Tapos yung ating mga ordinaryong mamamayan, pababayaan ninyo. Yan ang naglukluk sa inyo para dyan magiging ama ng bayan. Kakahiya kayo. Subaybayan po ninyo yan, mga kabigwas, sa susunod na mga episode natin. Makikita pa ninyo ang ibang mga opisyal at ang mga kaganapan sa Barangay Sumalo. Yan nga mga kaibigan, nakakaawa naman yung taga-Bataan, mga kaibigan, pinaalis ano, sa kanilang mga bahay-bahay, no? Dinimulis na Pasko at magbagong taon, mga kaibigan, kawawa naman. Talagang natutulog na lang sa covered court, mga kaibigan. At sana no, talaga namang tayo mga mahirap, ginagamit lang tayo, no? Pag panahon ng eleksyon, tayo lang yung ginagamit. Ako, makahirap ako, ganito ako. Tutulong ako sa mga mahirap. Pero pag kanakaupo na, mga kaibigan, inaapaka na tayo mga mahirap. Ito na itong mga demonyo, mga politiko na ito, mga kaibigan. At ayun ang ano, mga kaibigan, para sa inyong mga sumbong, ano, sa inyong mareklamo, pwede nyong iparating ni Idol Big Wasto Mia Billy. Pwede kayo mag-comment sa aming mga video, sa aming mga upload videos, mga kaibigan, sa Team Big Wasto OFW, no? Aming ipapaabot ni Idol Big Wasto Mia Billy. Marami na rin kaming pinapaabot kay Idol Big Was, ano? At nakakaganda lang kay Idol Big Was, ano? Kanyang ina-actionan, mga kaibigan. At ayun ang ano, hanggang dito na lang muna. At patuloy nating suportahan si Idol Big Wasto Mia Billy para sa katotohanan. At once again, this is Sandy TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.